بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النحل الآية 90 في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم سورة النحل الآية 90 وكما قلت أن عنوان محاضرتنا اليوم تتعرض على هذا العنوان هل الإسلام دين العنف والإرهاب أو كما قيل السلام عليك يا سيدتنا يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن pangatlong araw ng ating pag-aaral ay ang topic ay tungkol sa hal al-Islam dinul unfi wal irhab. Ang tarjuma nito, ang kahulugan nito ay ano daw ang Islam? Ang Islam ba ay relihiyon ng al-unfi wal-irhab, relihiyon ng karahasan at terorismo? Yun ang topic natin ngayon at inshallah makinig tayo at tingnan natin kung ano ang katuruan ng Islam, ang Quran natin tungkol sa ganyang maudu o kaya topic kung saan ay karamihan sa mga karamihan sa mga taong ay hindi nila pinapakinggan o kaya binabasa o pinag-aralan ng Quran ang Islam natin ay mayroong karamihan na niniwala na ang Islam daw ay dapat kung dapat ay lulupigin o kaya dapat mawala ang mga taong salot sa Islam o kaya salot sa society. At mayroon ding naniniwala na ang Islam ay dinul unfi. Ang Islam daw ay isa siyang relihiyon kung saan ang nalalaman ay karahasan at ika nga isang relihiyon kung saan kung sino man ang ayaw tumalima o kaya maniwala sa kanilang paniniwala ay dapat walang karapatan sa mujtama, sa society, at yun ay dapat inaalisan ng karapatan. Kung hindi man patayin ay ginagawang alipin ng mga taong
sa ganung paniniwala. At yan ang topic natin gustong linawin, inshallah, lalong-lalong na sa panahon natin ngayon, sa kapanahonan natin ngayon, ang karamihan ay nagkakaroon ng masamang imahe, masamang paningin sa Islam dahil sa kagagawan ng mga taong ginagamit lamang ang Islam para sa pansariling kapakanan at hindi para sa kapakanan ng Islam at sa at para sa kabutihan ng karamihan. Al-Islam dinul unfi wal irhab. Halil Islam dinul unfi wal irhab. Ang sagot noon, ano ba ang Islam? Siya ba ang Islam o kaya reliyon ng karahasan? Unfi yani karahasan, irhab terorismo, o ano ang katuruan ng Islam para sa atin? Siyempre, ang sagot natin ay ang Islam hiya o kaya dino salamati wal hurriyati wat tasamuh wal adlu. Ang Islam natin ay huwa dino salam. Ang Islam ay isa siyang relihiyon. As-salama, yani anong ibig sabihin ng salam? Ha? Ang Islam natin ay isa siyang relihiyon ng kapayapaan, peace, hindi siya karahasan. Ha? Opposite of unfun, yani as-salam, opposite ng karahasan ay katahimikan at kapayapaan. Hindi lang yun. Ang Islam huwa dinu salama wal hurriya wat tasamuh. Ang topic natin ngayon ay interrelated with the other, with the previous days, no? Yung dalawang araw na dumaan ay magkaano yan? Interrelated, no? Dahil ang yung nauna o kaya pangalawa, ang tinuturo ng Islam ang karapatan ng iba ay dapat pinuprotektahan o kaya dapat nilirespeto ang karapatan ng sinuman, Muslim man o hindi. E ngayon, dahil sa kagagawan ng media o kaya kagagawan ng mga third party kung saan gusto nilang sirain ang imahe ng Islam, ang kunwari ang nangyari ngayon sa mundo ngayon ay gaya ng narinig natin ay ang reliyon ng Islam ay walang iba kundi dapat pinipilit ang tao, ha? Pinipilit o kaya ang Islam ay isa siyang reliyon na pinipilit ang lahat ng sinuman na hindi sumunod ng sa Islam sa kagustuhan ng sa paningin nila at saka sa paniniwala nila sumunod sa katuruan ng Islam. Pero kung tingnan natin ang katuruan ng Islam, kaya nga sinabi ko kahapon na ang bawat isa sa atin ay dapat hindi tinitingnan ang kung gusto mong magsaliksik ng katotohanan, huwag mong tingnan ang tao. Tingnan mo kung ano ang katuruan ng aklat na pinaparating ng isang relihiyon na yan. O kaya tingnan mo kung sino ang nagtatanggol ng relihiyon na yan. Meron bang siyang sugo o kaya mga taong na magprotekta sa relihiyon na yan o ang kung sino ang nararapat nating sundin o kaya pakinggan sa katuruan ng Islam na yan. Ang lahat ng yan ay itinuturo din sa atin ng Islam na huwag tayong makinig o tumingin sa kaanyuan o kaya sa kabuuhan ng tao o kaya sa tao mismo. Dapat ang tingnan natin yung katuruan ng Quran o kaya ng aklat. So dahil doon sabi ng Quran o kaya sabi ng katuruan sa Quran, ang Islam daw huwa dinus salama wal hurriya. Ang Islam ay unang-una isa siyang reliyon ng ng kapayapaan wal hurriya, kalayaan. Pero hindi yung kalayaan na an absolute freedom, ha? Kalayaan kasi ang kalayaan ay freedom. Hindi ibig sabihin noon na binibigyan ka na kahit ayaw mo
pinapabayaan ko kung anong gusto mo. Yes, pinapabayaan ka kung anong gusto mo, pero ha, dapat makinig ka o kaya saliksikin mo ang katotohanan. Ha? Kailangan natin na i-balance ang katuruan na nakikita natin sa tao at ang katuruan ng Islam na yan. So, ang Islam ay dinus salamati wal-uriya. Relihiyon ng kapayapaan at huriya, kalayaan sa bawat tao. Muslim man o hindi Muslim. Dahil kung Muslim ka na o kaya naniwala ka na sa Islam, ha, hindi ka rin pinipilit na gumawa ng isang bagay na hindi mo makaya ng gawin. Ha? Ittaqullah mas tata'tum. Yani, maniwala kayo kaya manampalataya kayo sa Allah, manistata'tum kung saan ang makayanan ninyo. Halimbawa, isa sa mga katuruan ng Islam, dapat ang Muslim ay dapat magpunta sa Hajj. Ha? O kaya ang Muslim kung dumating ang buwan ng Ramadan ay dapat mag-fasting ka o kaya mag-ayuno, no? Pero hindi mo makayanan, ikaw may sakit kang anong tawag doon yung ulcer, o kaya may sakit ka, nilalagnat ka, ano ang katuruan ng Islam doon? Hindi ka pinupuwersa na anuhin, tapusin mo ano na yun, ang pag-ayuno na yun, ang fasting na yun. Ano ang katuruan ng Islam sa pikhi? Ha? Kung ikaw ay may sakit, kung nilalagnat ka sa ano na yan, sa araw na yan, ano ang sinabi niya? I-break mo yung fasting mo. Dahil haram ka ipinagbabawal ng Islam kung mag-fasting ka sa panahon na ikaw ay nilalagnat. Dahil ang Islam ay hindi kailalagay sa kapahamakan. Ganon din kung halimbawa, kagagaling mo sa sa labas, lumalakad ka o kaya may trabaho ka. Ang sabi ng Quran, kung halimbawa dumating na ang panahon ng pagdarasal, halimbawa, anong gagawin mo? Ha? Dapat mag-udo ka, mag-abdas, no? Ablosyon. Pero kagagaling mo, pinapawisan ng yung katawan, anong gagawin mo? Mag-udo ka kaagad? O mag-abdas ka kaagad? Hindi. Ha? Dapat mag-take time ka o mag-rest ka muna. Saka pa lang mag-abdas. Dahil ayaw ng Islam na magkakaroon ka ng sakit. Ha? Kino-consider ng Islam ang lahat, pero hindi ka naman binibigyan ng complete freedom. No. Hindi ka binibigyan. Yani, binibigay sa iyo ang karapatan bilang kung saan ang gusto mo. Ha? Kaya nga ang sinabi ng Quran, inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Klaro yan sa Quran. Pinadala namin ang Quran. Pinadala namin ang sugo ng Diyos at saka ang Quran. Kayo ngayon ang magpili. Gusto ninyong sumunod sa matuwid na landas o kaya gusto ninyong sumunod sa baluktot na landas, kayo rin ang masusunod. Hindi kayo pinipilit ng Islam at matitake up din natin ang Quran maya-maya inshallah. So, dinus salamati wal huriya, yani ang Islam natin ay kapayapaan at kalayaan sa bawat tao. Wat tasamo. Ang Islam ay nagbibigayan. Hindi ko report, no? Ang Islam ay tasamo. Ha? Binibigyan ang lahat ng ng sapat na karapatan kung saan kung nangangailangan siya at meron ka naman sa iyo, ha, dapat magbigay ka. Dapat concerned din tayo sa sa ating mga kapatiran o kaya sa lahi natin na mga tao. Hindi lang sa mga tao, kahit sa mga hayop, no? Sa mga hayop, sinabi nga ng Imam Ali alayhis salam, ang pangunahing imam ng Ahlul Bayt, pagkatapos na tagapagtanggol ng Islam, pagkatapos ng Rasulullah, yung kahuli-huli ang propeta ng Islam,
Anong sabihin niya? Kahit ibigay man sa akin ang kung ano ang sarwa, ang kayamanan nandoon sa langit at saka sa lupa at saka sa pangitan nito, ibigay man sa akin, tatanggalin ko ang pagkain ng isang ano langgam ay hindi ko yung gagawin. Dahil kahit langgam, mayroon siyang karapatan na mabuhay. Okay? So, huriya wat tasamo, ang reliyon natin ay, ang reliyon ng Islam ay reliyon ng pagbibigayan wal adlo at saka reliyon ng ano, katarungan. Katarungan ay hindi pinipili. Ang katarungan ay ibinibigay sa kung sino man ang nararapat na tumanggap ng ano na yan, ng sipat na yan. Ha? Kung sino man ang mayroong karapatan, tumanggap ng karapatan na yan, ay ibinibigay ng Islam natin. At hindi yun pinagkakait kahit sa hindi Muslim. Alam din natin, no? Ang siguro sa makalawa, pag-aralan natin yung tafsir ng Suratul Fatiha, Ikhlas, at yung mga bagong yumakap sa Islam, huwag kayong mag-absent dahil mayroon tayong topic, yung haid, no? Kung paano ang panuntunan, alituntunin ng ano nang ano yan, pagreregla, pagpaligo, pagprayer, no? Mayroong topic diyan, inshallah, at hindi tayo papasok dahil mayroong panahon. So, kaya nang sinabi natin, ang Islam natin ay katarungan sa lahat ng tao. Ha? Christian man o hindi. Or kahit yung masamang tao, no? Katarungan sa taong nakagawa ng ano? Nakagawa ng kasamaan. Kamalian. Halimbawa, nakagawa ng kamalian sa iyo. Isang bagay, no? Nakagawa siya ng isang bagay kung saan ay pinagbabawal yun ng Islam. At nagkataon ikaw pa naman ang tinamaan. Okay, anong gagawin mo? Ang Islam ba ay pinapahintulot sa atin na i-broadcast natin ang kasamaan ng isang tao? Ha? Hindi. Kung saan siya nagkamali, yun lang ang pwede mong sabihin. Huwag mong lampasan ang ano na yun. Yun lang is particular ano lang, yung kasalanan lang ang sabihin mo. O kaya na inapi ka ng isang tao, doon lang sa isang bagay na inapi ka, huwag mong anuhin, dagdagan. Huwag mong palampasin dahil kung pinalampas mo yun, yung karapatan niya ay ano, winasak mo na rin. At imbes na siya lang magiging makasalanan, you will be sharing his or her ano sin. Magiging isa ka sa kanila. At ayaw yun ng Islam. Pinagbabawal yun ng Islam. So, ang Islam natin ay religion of ano, ay religion ng kapayapaan, hurriya, kalayaan, wat tasamu, pagbibigayan sa bawat magkapatid o hindi magkapatid, kauri o hindi kauri, katribo o hindi katribo, yan. Wal-adlu at makatarungan, la dinul unpi wal-irhab, wasab kuddima. Ang Islam natin ay pinagbabawal ang ano? Al-un. Yani, al-un po yani, karahasan. Pinagbabawal ang karahasan. Okay. Yung nangyari sa atin, nandiyan ang Abu Sayyaf. Ha? Nandiyan ang, sabi nila, bakit ginawa ng mga tao na yan ang ganyan? O bakit nila kinikidnap ang ano? Dahil daw, nilalabag ang karapatan ng mga Muslim sa Pilipinas. Dahil kinuha daw nila ang mga lugar kung saan ang pagmamay-ari yun ng mga Muslim. Sino ang may sabi? Bakit? Sa atin bang lupa na ito? Wala man pag-aari ito ng iisa lang. Sino yun? Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya nga sa atin, bakit ang Islam ay
sa kapanahunan ng propeta Muhammad, ang Islam natin ay kahit yung Yahudi, no? Yung walang Diyos. Yahudi. Ano pagtawag sa kawan sa Tagalog? Hudyo. Ha? Kahit mga yung, wala silang kinikilalang relihiyon. Ha? Ano? Hudyo. O yun. O kaya itong mga Buddhist. Ha? Itong mga Buddhist, wala ding Diyos, no? Ah. Sa kapanahonan ng Rasulullah sa Madina, ano ang gusto ng mga Kristiyano at saka yung hindi Muslim sa panahon na yun? O huwag na nating pag-usapan noon. Itong ngayon, yung nangyari ngayon, isang lugar kung saan nagiging replika ng Islam, nagiging replika o kaya modelo kung saan, halimbawa, yung karapatang pantao ay inoobserbahan ng bawat isa sa kanila. Gaya ng Islamic Republic of Iran, halimbawa, no? Akala natin ang Iran, kung saan narinig natin ang Iran ay pinakamasamang lugar sa mundo dahil nandyan daw nang gagaling ang mga terorismo. Ha? At nandyan din, ang lahat ay kahit Muslim country ay nagiging kontra din sa kanila. Pero ano ang sinasabi ng Islam? Dapat saliksikin natin ang katotohanan. Patabay yan, no? Ha? Alam mo, tuklasin mo ang katotohanan, huwag kang sumunod sa salita. Bisima, huwag kang makikinig sa salita. Tingnan mo kung ano ang sinabi ng Quran. Di ba? Ganun man yun. Kaya tayo lahat, no, yung mga hindi pa yumakap sa Islam, huwag kayong makikinig sa mga Musaya, ito mga Muslim. Ang pinapatay nila ay Kristiyano. Hindi. Kahit Muslim. Basta ang pera, may pera, yun. Ha? Hindi yan. Walang pinipili yan, ha? Walang pinipili. O kaya yung nangyari ngayon dito sa Iraq, sa Syria, sa ano yan, kahit saan ngayon. O sa Europe ngayon, pumapasok na sa Europe. Nagkakaroon ngayon ng Islamophobia. Ha? Natatakot ang lahat sa Islam. Dahil daw ang Islam pumapatay. Karahasan. Sino may sabi noon? Sapkod lima, yan yung pagdadanak ng dugo. Ha? At ibinigay pa nila ang dalil, kahit daw ang mga malaika, ang mga angels, sa panahon na ang Nabi Adam, no? Nabi Adam, ang propeta Adam na nilikha ng Diyos, kahit daw ang mga angels ay nag-protest din, bakit pa daw ang Allah gagawa ng isang taon na ang walang gawain, kundi ang magdadanak ng dugo. So tayo pa kaya, sabi nila, ang hindi magprotesta kung saan ang mga malaika, ang mga angels ay nagprotest din sa Allah. So sa iyan sabihin niya ang basihan kung saan ang Islam ay dinul erhabi o kaya unfi, karahasan at terorismo. Nangyari din ngayon, no? Pero hindi nila alam yun ay kagagawan ng mga taong paninira lamang sa Islam. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa unang-una, sabi ng Diyos ay tungkol sa ang Islam ba ay totoo ba na ang Islam na sinabi natin dinos salama wal hurriya, malaya ang lahat? Ha? Ano ang sinabi ng Quran sa Suratul Baqarah 256? Anong sinabi ng Quran? Ha? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Ayatul Kursi, ang tawag noon sa Ayatul Kursi 200 after 2, dalawang ayah after Ayatul Kursi, no? 256 yun. Sabi ng Diyos, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayy. Sabi ng Allah, walang pilitan sa relihiyon. Ha? Pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng propeta, sa lahat ng kung sino mang tao, hayan ay pinapahayag ng Rasulullah na ang Islam natin ay la ikraha fid din.
Merong ayat, sino nakakaalam yung ayat sa Jude 30? Lakum dino kung? Walia din daw, no? Ang sa inyo na. Ang sa amin, pero hindi untuk hindi yung ang interpretation noon, ha, ikaw Christian, pabayaan na lang kita. Ha? O ikaw Muslim na hindi ka ayaw mo sumunod sa akin, pabayaan, bahala ka sa buhay mo. Hindi yung ganoon. Dahil, ha, ang Islam natin dinot tasamo. Ha, dinot tasamo, dapat nagbibigayan ng lahat. Dapat ano, concern ng isa para sa isa. Wala yun. Dahil sabi ng Rasulullah, man asba walam yahtam bi umuril muslimin, laysa bi muslim. Kung sino man sa atin ang magigising sa kinaumagahan, ha? Paggising natin, wala tayong pakialam sa nangyari sa mga Islam, sa Muslim. Kahit hindi mo kapatid o hindi mo kamag-anak. Pero ang nangyayari ngayon sa mundo ay hindi ka concerned, hindi ka man makapagdua, makapagdasal para sa kanilang ano, ha? Katahimikan, para sa kanilang ano? Kaligtasan, ay hindi tayo Muslim. Ibig sabihin doon, ad-dinuhu, ad-dinu tasamuh. Diba? Ang relihiyon kung saan nagtuturo o inuutosan niya ang mga followers na ano, magbigayan at i-observe ang ano, ang katarungan sa bawat isa. Sabi ng Allah, la ikraha fid din, walang pilitan sa relihiyon. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ha, itong ayat na ito ay nag-uutos din na bihusnil amil ma'al mukhalifin. Ha? Yung kahapon, paano ka makikitungo sa mga taong hindi mo kauri na ma'al mukhalif? Yan yung mga lumalabag ng iyong ano, nasa kabilang ano. Paano ka makikitungo? Lakum dino kumbay ang ano natin? Ha? Yung principle ba ng Islam na lakum, ha? Lana, ang sa inyo, ah, hindi ganon. Ang Islam hindi pabaya, kung sino man ang naaapi, tinutulungan ng Muslim, ng Islam. Tinutulungan ng Islam, yan ang katuruan. So ano pa kaya kung halimbawa, sabihin natin pinapatay ang Muslim o pinapatay ang Kristyan? So labang yun sa katuruan ng Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din, la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilunakum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum ano antabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsin innallaha yuhibbul muqsitin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito nga ang basihan natin kung saan ang Islam natin ay hindi totoo na relihiyon ng ano, relihiyon ng karahasan, no? Ha? Pinipilit ang lahat at marahas ang Muslim. Kung hindi niya kadugo o hindi niya kauri, ay yun, pinapalayas, ha? Pinapalayas sa kanilang mga ano, dahil daw ang pag-aari nila, kung hindi ka Muslim, ang pag-aari mo ay pwede kong anuhin, ang kinin, ha? Pwede kong kunin ang pag-aari ninyo dahil hindi kayo Muslim, ha? Ang Muslim lang ang karapatan dahil Allah ang may-ari ng lupa na yan. So dahil hindi ka naniniwala sa Allah, ha? Dapat umalis ka. 'Di ba? Ganun man ang philosophy ng mga taong, ha? Ha? Ang nasa kukuti nila ay ano? Makikita ang nasa ano na sa ulo nila ay pera, 'di ba? Ano ang sinabi ng Allah? La yanhakumullahu alladhina lam yuqatilunakum fid din. Hindi pinagbabawal ng Allah. Hindi ipinagbabawal ng Allah sa inyo, ha? Hindi pinagbabawal ng Allah sa mga taong hindi lam yukatilunako, na hindi kayo ano, hindi nakikipaglaban sa inyo, na hindi kayo pinapatay, ha? Hindi pinagbabawal ng Allah sa mga taong na lam yukatilunako, na hindi kayo pinapatay at hindi nakikipaglaban sa inyo.
Gaya natin na civilian, wala tayong pakialam sa mga military. Ha? Kung ano man ang ginagawa nila, kung sila ang naglabanan between Abu Sayyaf at saka military o kaya yung masamang tao at saka ano, bilang tagapagtanggol ng hukuma, ng government, ng gobyerno, ha? Tapos, iano tayo na kasama tayo sa kanila, halimbawa, dahil Muslim tayo, dahil halimbawa, Muslim ang nakalaban ng gobyerno, dahil Muslim tayo, lalong-lalo na kung ustaz ka, so sabi na itong mga ustaz ay, ha, meron silang pag-iisip na ano, ang Muslim dapat Muslim lang. So, violation ito sa Quran. Dito sa ayat na ito ay, makikita natin ang Quran natin ay, matuwid ang katuruan. Ha, makatarungan, ha, sa lahat. La yanhakumullahu alladhina anil ladhina lam yukatilunakum fid-din. Hindi pinagbabawal ng Allah na sa mga tao na hindi kayo pinatay o kaya hindi nakipaglaban sa inyo sa relihiyon. Sa relihiyon, lalong-lalo na sa relihiyon, binanggit talaga kung Muslim ka, kung hindi ka naman pinatay o kaya kung hindi ka nilabag ang karapatan mo, karapatang pang tao, ha? Ano ang sinabi ng Allah? La yanhakum, hindi kayo pinagbabawal. Na ano? Walam yukhrijukum min diyarikum, at hindi din kayo pinapalayas sa inyong mga lugar, sa inyong mga pamayanan. Hindi kayo pinapalabas sa inyong mga tahanan. Ha? So ngayon sa Palestine, halimbawa, anong ginagawa ng mga Israel? Pinapalabas ang yung may-ari ng pinapalabas, ha? O kaya binibilanggo o pinapatay, di ba? So ano ang karapatan ng Muslim doon? Meron bang silang karapatan na magdepend ng kanilang lugar, kanilang reliyon? Meron. Sa ganung tao, sa ganung pangyayari, ha? Hindi ito kasali dito sa ayat na ito, sa verse na ito. Dahil dito, anil ladhina lam yukatilunakum, yung mga taong hindi nakipaglaban sa inyo, at hindi kayo pinapalabas sa inyong mga pamayanan, sa mga iyong tahanan, ano ang sabi ng Allah? Antabarruhum, hindi kayo pinagbabawalan na gumawa ng kabutihan para sa kanila. Yani, hindi kayo pinagbabawalan na tumulong sa kanila sa mga tao na yan, kung hindi naman sila nagsimula na makikipaglaban sa inyo. Diba? Kung hindi naman inaapakan ang inyong karapatan, ang iyong pagkatao, hindi naman sinabi ng Diyos, tabarruhum. Ha? Tulungan ninyo kung sino man ang nangailangan, kahit siya ay Muslim. So ngayon, saan ang replika itong ayat na ito? Makikita natin sa Islamic Republic of Iran. O kahit dito sa Kuwait. Kahit Kristiyano man, halimbawa, ha? Kung nangailangan ng tulong, ha? Dapat tulungan natin. Halimbawa itong Islamic Republic, no? Ang Islamic Republic of Iran, sino ang tinitulungan nila? Lahat ng nangailangan ng tulong, kahit Kristiyano. Alam ba ninyo yung nangyari noong panahon ng 90s or 95, ang yung nangyari sa Kosovo, yung Bosnia. Ha? Christian country yun. Ha? Pero ang unang-unang yung country na tumulong, ha, at nag-condemn, Islamic Republic of Iran. At nasa sa hukuman, no, sa maslis, sa maslis, sa Senate, o kaya gaya sa atin, no, ha, iilan lang ang Muslim sa kuwan, nasa Senate. Wala. Ha, nasa sa Congress, iilan lang yon, o sa mga cabinet, Pero siguro ngayon, sa bagong administration, baka magkakaroon na tayo ng pantay-pantay na karapatan, inshallah. Inshallah. So, anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Sa mismo sa basihan ng gobyerno, mayroong representative ang Diyos, yung Hudyo. Meron. Yung Kristiyano, mayroong representative. Ha? Ang lahat ng grupo, kaya kabail, ha? Yung mga tribo, ha? Meron silang representative na nakaupo sa hukuma, sa government. Yun ang yan ang replika ng ng Quran, kung saan gaya rin ng ginawa ng Rasulullah sa kapanahonan ng Rasul doon sa Madina, na kahit Kristiyano,
ayaw nang umalis sa Madina dahil ha nabibigyan ang kanila naibibigay nirespeto ang kanilang karapatan at pinapakain sila, pinoprotektahan sila ng gobyerno. So itong ayat na ito ay antabaruhum wa tuksitu ilayhim at hindi din kayo pinagbabawalan na ano ha magbigay sa kanila ng ano katarungan ha na dapat i-treat mo sila, pakikituhan mo sila ng ano, pakikituhan mo sila ng sa katarungan. Dahil innallaha hibbul muqsitin. Innallaha, ang Allah Ta'ala ay minamahal niya ang mga taong ano, ha, matuwid, ha, matulungin. Minamahal niya ang mga taong matulungin at saka makatarungan na hindi nang-aapi. Hakul hayat wal amnu linnas kafatan. Bakit itong ayat na ito, itong verses na ito ay pinag-uutos sa atin na ang lahat ng tao no, mayroon silang karapatan na ano, mamuhay ng tahimik. Malaya, tahimik, ha? At pwedeng nilang magawa ang kanilang karapatan. Basihan sa ano, na hindi naman lumabag sa ano, sa ano yan, at tuntunin ng, o kaya panuntunan ng isang lugar. Of course, hindi naman ang bawat lugar o kaya bawat grupo mayroon siyang panuntunan na dapat anuhin. Pero yung panuntunan na yan dapat ay hindi labag sa katuruan ng reliyon. Diba? Dahil pinag-uutos sa mga tao na ang panuntunan na ginagawa ng anumang kahit anumang grupo dapat ay alinsunod sa katuruan ng ano yung Quran o kaya para sa kabutihan sa kapakanan ng lahat. So hakul hayat wal amnu linnas kapatan. Ang lahat ng mga tao ay meron silang karapatan na mabuhay ng tahimik at makatarungan. So dahil dito sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Katotohanan sa suratul Nahl, yung binanggit natin kanina sa unang pagkakataon, suratul Nahl verse 90. Verse 90 ang sabi ng Allah, inna Allah ya'muru bil adli. Katotohanan na ang Allah ay nag-uutos sa atin lahat ng ano? Ng adlun, yani ano yan? Katarungan. Yani kahit sino man sa atin, ha? Sinner man siya, ha? Makasalanan man siya o hindi, dapat kaaway mo man o hindi, dapat ibigay mo ang katarungan sa kanya dahil ang Islam ay dinu rifqi war rahma. Ha? Ang Islam natin ay isa siyang reliyon na nagbibigayan at ano, makatao, ha? At maawain. Gaya ng sinabi ng Allah, inna arsalna ka rahmatan lil alamin. Katotohanan, sabi ng Allah tungkol sa Propeta Muhammad, sabi niya, inna Allah, inna arsalnaka, katotohanan ng Allah, ang pinadala ka ng Allah o Muhammad bilang rahma, ha? Bilang maawain, mahabagin. Sa kanino? Lil alamin, para sa lahat ng sangkatauhan. Lahat ng sangkatauhan, Muslim lang ba o hindi? Hindi. Sa lahat ng may hininga, ha? Makatao, tao man o hindi, hayop man o tao, ay kasali sa ayat na yan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, at nag-uutos din ng Allah ang ano na gumawa ka ng pag-ugaling mabuti. Ha? Ihsan, gumawa ka ng kabutihan at inihikayat tayo na dapat ang pag-ugali natin ay ano, alinsunod sa kautusan ng Diyos. Di ba? Kautusan ng Diyos. Wa ita'idhil kurba, at pinag-utos din ng Allah na dapat ano, magbigay tayo ng ano, kawanggawa. Kawanggawa kanino? Sa mga kamag-anak. Sa mga kamag-anak. So, dito, particular sa mga kamag-anak. Sino kamag-anak? Muslim lang ba o hindi? Lahat, basta nakapasok sa ano, sa dhal kurba, kamag-anak mo from father at saka mother side,
Musliman o hindi, dapat anuhin mo, ha? Ibigay mo sa kanila ang nararapat. Dahil doon, hindi na kailangan sabi mo, ikaw kapatid o kaya auntie or uncle o anuman, mag-Muslim ka na. Ah, hindi na kailangan yun. Ipakita mo ang magandang asal, ang magandang pag-uugali kung saan mismo Allah ang nagturo sa atin. Dapat ipakita mo ang ugaling mabuti para ang pagtablik mo sa kanya, ang pagpaparating mo ng ng Islam ay hindi sa pamamagitan ng pagsasalita. Ha, sa pamamagitan ng kawanggawa o kaya kung paano ka makikitungo sa kanya. Wal ihsan wa itidal kurba wayanha anil fahsai wal munkar. At ang Islam natin ay pinagbabawal din sa atin ang lahat ng pahsa. Ang ibig sabihin ng pahsa, lahat ng uri ng kasamaan. Lahat ng uri ng kasamaan ay pinagbabawal 'yon. Magsinungaling, gumawa ng makikiano sa mga lalaki at saka babae na hindi sila kasal, ha? To go with them na hindi wala kayong relationship, isa yan. Magsisinungaling, magpagsasamba sa sa Diyos-Diyosan, ha? Pakikinig sa sa mga chismis na masama, o kaya pagsasaksi sa hindi totoo. Halimbawa, ang lahat ng yan ay kasali sa pahsa. Pahsa ay wal munkar, at saka lahat ng uri ng kasamaan. Pahsa at saka wal munkar ay pareho. Lahat ng uri ng kasamaan ay hindi tinutolerate ng Islam. Pinapalayo tayo, Musliman o kaya hindi Muslim. Wal bagyo, at pinagbabawal din sa atin na mangapi ng ating kapwa-tao. Mangapi. Pero yung pang-api natin, akala natin para sa atin lang, no? Sa kapwa, sa ibang tao. Yung sarili mismo, kung hindi ka sumunod sa Quran, sa tamang relihiyon, sa katuruan, alinsunod sa relihiyon na yan, sa paningin mo yan ang totoo, ibig sabihin doon, inapi mo ang iyong sarili. Adzulmun linapsi. Yung pang-aapi sa sarili. Gumawa ka ng kasalanan, ibig sabihin, inapi mo ang iyong kaluluwa. Pwede ka maghingi sa Diyos. Pwede kang maghingi ng kapatawaran sa Allah. Pero kung inapi mo ang ibang tao, ayun ang mahirap. Inapi mo sa pamamagitan ng pagsasalita. Ha? Ano yan? Inapi mo dahil nainggit ka sa iyo. So nag-spread ka ng mga salita kung saan accusation na hindi tama, ha? Pang-aapi yun. Hanggat ang tao na yan ay hindi ka pinatawad, ha? Kung namatay si Ad nauna siya, o ikaw ang nauna, ha? Ikaw ang magbabayad sa kabilang buhay. Tatpatawag kayo ng Allah, ha? Doon sa kanya, bakit mo siya inapi? Ganito, ganyan. Sa katapusan noon, ikaw ang tagilid. Kung hindi totoo, kaya nga nagkakaroon ng judgment day, di ba? Sa kabilang buhay. Dahil dyan. Dahil kahit Muslim nga, mayroong gumagawa ng kabutihan, mayroong pa rin gumagawa ng kasamaan. Dahil doon nagkakaroon ng judgment day. Isa. Pangalawa, yung hindi ka sumunod sa tamang landas kung saan, yun ang nirekomenda sa iyo ng Rasulullah at saka yung takapagtanggol ng Rasul after him. No? Wal bagyo, na bawal din ang mang-api sa sarili o saka sa ibang tao. Sa sarili mo, pwede. Sabi nga, mayroon mong tanong sa akin, kapong kung gumawa ka ng kasalanan ngayon, hindi yan. Kung gumawa ka ng kasalanan isa rin yung kasalanan. Pero bibigyan ka pa ng ilang oras? Hanggang 6 to 7 hours. Kung nagtauba ka, kung nagbalik loob ka, sabi niya Allah, nagkamali pala ako, patawarin mo ako. Walang problema dahil sarili mo lang yun. Kung hindi, isa lang. Pero gumawa ka ngayon, nag-attend kayo ng lectures, 60 years meron ka nang nasa Bangko ng Sentral ng Allah. Bangko Sentral ng Allah, meron ka nang deposito doon. Huwag lang ipagbili. Gaya ni Pinoy na dinala yung 30 metric tons of gold na doon, nandun sa Thailand ngayon. Huwag lang ganun. Huwag lang ipagbili niyo, no? Huwag lang ipagbili niyo dahil sa halagang maliit. Okay?
والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. Yani pinapaalala sa atin ng Allah Subhanahu wa ta'ala na ang pang-aapi na yan ay ano, pinakamasamang ano, ha, kasalanan sa Allah Subhanahu wa ta'ala. At sa sabi ng Allah, inaasahan namin na ma pinaparating ito sa atin ng Allah Ta'ala na la'allakum tadhakkarun, na naway ay maalaala natin ang katuruan ng Islam para sa kabutihan ng ating sarili at ng ating relihiyon. Inshallah, Subhanahu wa ta'ala, kung mayroon pa kayong question, mayroon pang 5 minutes. Okay? Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina wa Habibina wa Shafi'i Dhunubina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mayroon ako nakikita hindi nagsalawat, no? Sadali lang. Alam ba niyo yung salawat? Yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Isa lang yun kung totoo. Anong sinabi ko kahapon? Kung sino man nagmahal sa Fatima, ha? Fatima ay ala Muhammad. Kasali doon, no? Ha? Anong sinabi ng Rasul? Dakhala janna ma'i, makakapasok siya sa paraiso kasama ang Rasulullah. Ang pagsasalawat, isang salawat lang yan, kasi mayroon ako na rin bago, kasi bago, ha, bago. O kaya siguro na antok, ang pangpangalis ng antok dapat magsalawat ka ng mataas, ha. Sabi niya kahit isang salawat lang makakapasok ka na sa surga, sa ano, sa paraiso, inshallah, kung totoo yun. So sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajam. Ah, mayroon tanong daw. Ah, parang bato? Wala mang bato rito. Ah, mayroon siyang tanong, no? Mayroon tanong. Ang kapatid natin sa Mindanao. Ah, Mindanao. Ano daw ang bato? Ah, ano ang bato? Anong bato? Ano raw ang bato? Ah, ah, turba daw. Turba, bakit daw ginagamit ninyo kayo diyan sa talikod? Ginagamit ninyo yung bato na yon o turba sa pag-prayer. Ha? Sabi ng Rasulullah, ah, hinalikan? Oh. Oh, kung magpa sa pagsujud. Kasi ano lang ito, no? Parang ano, una ano lang, parang katuan lang, no? Hindi ang Rasulullah nagturo sa atin, o kaya nagutos sa atin saan magsujud ka sa damit. Wala. Pero ang sabi ng Rasulullah, ha? Ang sabi ng propeta ay ano? Ayun. Ang sabi ng propeta, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ah, ito ganito yan. Ha? Yeah. Ayan. Hindi naman ganyan nilalagay. Ayan. Ah. Lupa yan, lupa, no? Alam mo ang anak ko nito, nang dala ko sa Iran? 2 years pa kasi. Anong kinakain niya ito? Akala niya sa chocolate. Kinakain na yun. Sabi ko, bakit nawawala ito? Yung panalagyan, oh, kinakain niya. Masyaallah. Ubat, gamot din ito, gamot din. Lahat ng sakit. Lahat ng sakit, yung konti lang, lalagay mo sa kwan, sa tubig, magsalawat ka at, kung ano ang sakit mo na yun, inumin mo. Inshallah. Huwag lang paramihin, ha? Huwag lang paramihin. Ayan, kasi hindi pwede sa natin. Oh. Oh. So, sinabi ng Rasul, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ginawa ng Rasulullah sa akin, ginawa ng Allah sa akin ang lupa para gawing ano? Pagsujud at saka panglinis, no? Paglinis. Ginagawa niya siguro, no? Hindi. Hindi, no? Ginagawa ng Allah itong lupa na ito para sa pagsujuran, pagpapatira pa natin, pagsujud sa prayer. Pangalawa, ginawa din itong pagtayamum, dry ablution. Tayamum, dry ablution. Kung walang tubig.
Kung walang tubig, kiskisi mo ganyan, ilagay mo sa ano, ha? Yan, kung nandyan na, iganyan mo lang ang kamay mo, no? Ha, yan. Tayan mo, kung walang tubig, isa. Pangalawa, kung hindi ka pwedeng gumamit ng tubig dahil may lagnat ka. Ha? Kung hindi ka pwedeng gumamit ng tubig dahil may lagnat ka, eh gumawa ka ng ano, itong lupa at kiskisi mo ng konti, ilagay mo doon. Ha? Sigurado mo na yung lupa na yan ay mapupunta sa ano, kamay mo at ginaganyan mo lang. Yan. Yan. Tapos ganyan. Ha? Ganyan. Tamam, khalas. Mag-pray ka na. Ginawa ng Allah sa akin, sabi ng Rasul, itong lupa para pagsujud at pang-tayamum. Ah, tayo masjidan wa tahura. Tahuri ani panglinis. Ha, dry ablution 'yon. Ah, 'yon. 'Yun ang hadith. Sa Quran mayroon pa naman sa Quran. Dahil saan tayo ginawa? Ha? Ginawa tayo ng Allah. Part ng ating katawan ay nanggagaling dito sa lupa. Saan tayo kung pabalikin ng Diyos? Alangan sa hangin. Ha? Pabalikin din sa dito sa lupa. Kaya nga may dalawang sujud sa prayer. First sujud natin, pagpapaalala sa atin na ang lahat ng tao, president man, hindi president, ha? Lahat tayo ay pantay-pantay. Pareho tayo, no? Sa paningin ng Allah. Magkaiba lang tayo sa kung paano ang ating ano, paniniwala. Inna akramakum inda Allah at kakum. Yun lang ang ano, magkaiba. So, sinabi, kung yung first sujud mo ay magpapaalala sa atin na galing tayo sa lupa, so huwag kang magmataas. Ha? Yan ang katotohanan ng Islam. Huwag kang magmataas sa sarili mo dahil naging doktor ka. Dahil pareho lang kayo galing dito, lupa. Inaapakan ng lahat. Diba? Okay? Na tumungas ka nun, umupo ka ngayon. Umupo. Ano ibig sabihin dun? Galing ka doon sa lupa, ginawa ka ng Diyos, ha, binuhay ka, pinunta ka rito sa mundo. Diba? Kaya nga ang sabihin mo, astagfirullah, Rabbi wa atubu ila. Ya Allah, patawarin mo ako. Ha, nandito pala ako sa isang lugar kung saan punong-puno ng kasamaan. Anong ibig sabihin ng ano, pagbalik, yung pangalawang sujud? Ang ibig sabihin nun ay, ang tao ay namamatay. Babalik ka doon sa pinanggalingan mo. Diba? Ayun, yung dalawang sujud. Pero, kung halimbawa ito ang ginamit ko, Allahu Akbar. Anong, dahil kung mayaman ka, yung sajada ay mahal din. Yung hindi naman mayaman, ano, yung ano, parang ano, diba? Ha, kung minsan wala pa. Ibig sabihin lang, magpaalala sa akin, ah, dahil ako ay mayaman, maganda ang aking ano, diba? Dahil hindi ako mayaman, di eh, katamtaman din. Ayun. So, walang lesson, wala kang makukuhang ano, aral sa ganun. Pero, bakit ginawa ng Rasulullah ito, ganito? Ng Allah ganito? Para, replika. Ito ang modelo ng Rasulullah. Ito ang katuruan ng Rasul. Dapat, lahat ng pagkakataon alam natin ay namamatay tayo. Inaalala natin na namamatay tayo. Wala, hindi tayo inaano ng Diyos. Ha, yung authority na ano, kumukuha ng ano, ha? Yung ano yan? Sino ang kumukuha ng ano, ng ating ano, kaluluwa? Ha? Malakal maut, Israel. Ha? Hindi niya, kahit sino ka man. Parang ano yun, parang kanta, no? Sino ka man. Hindi niya pinipili. Ha? Basta dumating ang panahon, ha? Kukunin ka talaga. Zaikatul maut. So, nakuha mo na, no? Yun ang ibig sabihin. Pero sa inyo, ikaw tumatayo ka agad galing sa dalawang sujud, no? Huwag kang tumayo agad. Dahil ang lahat ng namamatay hindi napupunta sa paraiso agad. Lahat sila ay naka-standby diyan sa cemetery. Ano yan? Nasa ano? Barza, purgatory, sabi niya. Lahat ay naka-standby.